sunod sa buhay, nagsusumikap, nangangaral. Nakabisna na nila ang ganitong kapaligiran. Nasa 32 milyong Pilipino ang nananatiling mahirap, kabilang na dito ang mga residenteng malapit sa Kasikawe sa Cavite City. Mga tao ang nagdala ng mga malalaking pagbabago sa kapaligiran. Mga pagbabago na nagbibigay ng masasamang epekto sa kanilang ginagalawan. Una ay mahirap, nangangapa mula sa kawalan. Sila ang mga nabibilang sa ating mga informal centers. Pinag-aaralan nila ang kanilang paligid, kung ano ang kanilang kakainin at paano nila ito kukunin. Paano mamumuhay sa isang munting pamayanan ng mga mamamita? Marumi, masukal na tambakan ng mga basura na sa paligid nila. Walang matinding tirahan. Paano nila na itatawid ang buhay sa ganitong sitwasyon? Sila ay isa lamang sa mga libo-libong mga tao na napagkaita ng mga pangunahing pangangailangan. Pagkain, edukasyon, medisina at maayos na tirahan. Paano sila namumuhay at nabubuhay? Ang mga tao ay maaaring umangkop genetically sa maraming kapaligiran, lalo na at nalantad na sila rito ng mahapang panahon. Ayon ito sa isang pag-aaral na nasa Kalorensap Institute at Opasalan University sa Sweden. Ang pagbagay o kung paano umangkop ang mga tao sa maikling panahon upang tiisin ang dumi, kawalan ng pagkain, kawalan ng maayos na tirahan, ay ilan lamang sa iba pang pag-aaral na nakataan ng katibayan sa nasabing pag-aaral. Minana na nila ang kahirapan. Sa ngayon, tibay ng loob at pag-asa na lamang ang pinangahawak nila. Kung hahayaang manatili sila sa ganitong sitwasyon, ang katanungan ng mga magulang ng mga kabataan ang hindi rahan niya sa kanyang kapwa, at kung mag-aalis